Halimbawa, ngayong araw ay gagawa tayo ng chicken cordon blue balls. O, di ba? Para may iba naman, hindi yung pangyong iba naman. O, pak, mayroong kapit milk cheese agad si auntie sa inyo. Natakap na ba kayo? O, yan pa. O, may pasaw-saw-saw pa kung wari. Pero kahit walang sausawan mga mima. Okay. Meron po ako dito balahati ng chicken meat. Tapos, nilagyan ko siya ng ham. Nag-slide lamang ako. Nasa sa inyo po kung gaano karami. Nilagyan ko rin siya ng salt and pepper. Nilagyan ko siya ng breadcrumbs and lard. Nilagyan ko rin yan ng konting seasoning. Tapos, mix lang all together hanggang sa makumpay na lahat ng gusto. Naghiwa ko pala ako dito ng cheese. Iniwan ko siya ng pa-cubes at gagawin ko pong peeling ng ating mixture. Tapos naglagay laman ako ng konting oil sa aking mga kamay. At syempre, naghugas po ako para po sa pagbilog po natin ng ating mixture ay hindi po masyadong matigit sa kamay. I-flatten lamang natin ito at ilagay natin ang cheese sa gitna. Ulitin lamang natin ito hanggang sa matapos natin lagyan ng cheese ang ating cordon bleu balls. Pagkatapos natin lagyan ng cheese ang ating cordon bleu, i-dip naman natin ito sa ating beaten egg at i-roll natin sa ating breadcrumbs. Hanggang sa matapos, nakagawa po pala ko dito ng 24 pieces na after po natin i-coat ang breadcrumbs ng ating mixture, ready to fry na po. Nagpainit lamang po ako ng matika. I-deep fry ko po siya, pero sa inyo naman po, pwede naman po hindi deep fry, babalik-balik na rin lamang po yan. In-alumate yung heat lang lamang po ang ating pagluto nito. At saglit lang naman po ay maluluto na po kaagad yan. At pwede na natin i-serve sa ating mga special someone, loved ones. So, diba? Tiki man time na mga mami! Ayan na, first attempt. Medyo mainit pa po yan. Nakalimutan ko po palang mag-mix ng ating dip sauce dyan. Pero ketchup mayonnaise lang naman po yung ginamit ko doon. Kasi kahit naman wala ng dip sauce, ay masarap na po talaga. Maraming salamat po. Try nyo na rin po mga mami. Bye! Thanks for watching!